Nag-isa ang pamunuan ng Resorts World Manila sa pagtinig ng Kamara de Representantes ngayong araw na ito. Kaugnayan nung nangyaring pag-atake nitong Biyernes na ikinamatay ng 37 katao. Partikular na inusisa ng mga kongresista ang sistema ng seguridad sa Resorts World at posibleng pagkukulang ng kanilang pamunuan. At nakatutukway si Jam Sisate. Jam. Yes, Mike, nagkaroon nga ng lumabas sa pagdinig na nagkaroon ng problema sa koordinasyon sa pagitan ng Resorts World at police na tumugon noong Biyernes. Aminado naman ang Resorts World na nagkaroon nga sila ng pagkukulang doon sa seguridad. Sa CCTV ng Resorts World, 12:11 AM ng June 2, pumasok sa second floor ng casino ang gunman na si Jesse Carlos. Ang sabi ng PNP, nakaresponde daw sila agad makalipas lamang ang 2 minuto. Ayon sa PNP, bulag sila noon kung nasaan na sa hotel ang gunman at umaasa lang sa impormasyong ibinibigay ng hotel. Nang magtanong daw kasi si NCRPO Director Oscar Albayalde, ang itinuro lang sa kanya ay ang main surveillance room sa loob mismo ng Resorts World na napuno na ng usok. Bandang alas 3 na ng madaling araw nang sabihan sila ng Resorts World na mayroong gumaganang surveillance room sa katabing Remington Hotel. I asked personally the security officer where their CCTVs are. He told me that the CCTVs were all already full of smoke and there were no person in those rooms anymore. So they did not tell me that they have the secondary CCTV or the redundant CCTV room. Alam ho nung mga polis na mayroong CCTV because ginaguide ho namin sila eh. So hindi namin ho ma-corner yung we will not be able to corner the assailant if we did not able to spot him through CCTV. Tauhan ng Resorts World na nakakita sa suspect na nagtatago sa fire exit bandang alauna. Ang security official ng Resorts World tumakbo nang makita ang suspect. Narinig lang nila dumating, tumakbo na siya eh. Hindi na lang niya inambus eh. Mas magaling pa yung mga napapanood ko na nag-airsoft eh. Ang ginawa ho nung tao ay nagposition. There in fact that's he's the first. There's another security personnel from our part nagposition, dalawa silang nagbaril. Ipinakita ng Resorts World ang video mula sa ibang angulo na nagpapakitang may mga kasamang pulis ang kanilang tauhan. Mga pulis ho yung nasa likod. So they're all running away. 'Di ba? Dito yun ang nakikita sa bottom left. Oh. Pumutok dito sa likod namin, sir, dito sa likod. Nagtataka kami, kinclear na namin yung sir eh, bakit pumuputok, kaya umatras kami, sir. So, kwestiyon ng mga kongresista ang mahakbang ng Resorts World at binusisi ang background ni Armin Gomez, pinuno ng kanilang Safety, Security and Surveillance Office. Lumabas sa pagdinig na pumasok si Gomez sa Philippine Military Academy noong 1995 pero umalis ng 1998. Nagbabago rin ang sagot niya sa tanong kung nagtapos siya ng kolehiyo. Are you a college graduate? No. Yes, Your Honor. Saan ka nagtapos at anong taon? I'm willing to be subjected to separate. This is separate from the organization. You are courting contempt of this committee, sir. Sino nagbigay sa iyo ng diploma? Nag-graduate ka ng college. Sige. Are you a graduate or not? Let's end this. The simple is no. Kunestyon din ng mga kongresista kung bakit isang babaeng security guard lang ang nasa entrance nang pumasok ang suspect. Sabi ng security agency ng Resorts World, yun lang kasi ang nasa kontrata nila. Lumabas rin sa CCTV na may mga pinuntahan ng suspect na lokasyon na walang bantay na security, gayong dapat ay meron. That's an area we have to admit there may have been breaches and weakness. Was I disappointed that people left their post? Of course. When you hire agencies to do a job for you, I think that was mentioned earlier, you expect them to stand on their post. 37 empleyado at guest ng hotel ang namatay dahil sa usok ng magsunog ang gunman. Kaya may mga tanong kung bakit hindi agad naapula ang apoy. Who ordered the lockdown that allowed nobody to come inside the Resort World premises and did not allow the Bureau of Fire Protection firefighters to come in to conduct rescue activities as well as firefighting activities? There was no prohibitions. We are waiting for our counterparts to assist us, and the PNP with the SWAT also joined the firefighters
assessing us in case there will be gunshots again, then they will be the one to address. Then all of a sudden, Your Honor, another gunshot was heard, then our firefighters withdrew because of safety. Sabi ng mga kongresista, mahalagang mabusisi ang mga kahinaan sa seguridad ng mga institusyon upang hindi na maulit ang mga ganitong trahedya. Mike, sabi ng PNP, naging magbibig daw sana yung tugon ng mga otoridad doon sa insidente kung binigyan lang sila agad ng Resorts World ng access doon nga sa CCTV room at nagkaroon sila ng real-time information. Pero nanindigan naman yung Resorts World na nagbigay raw sila ng sapat na impormasyon sa PNP. Mike? Maraming salamat, Jam Sisante.